What's up mga boss? So, Boss A here. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, i-change oil natin si Bitoy. So, si Bitoy nasa 500 plus na yung kilometers niya. Yung kilometer reading, so kailangan na natin siyang i-change oil. So, tara mga boss, samahan niyo ako. Change oil natin si Bitoy. Ayan mga boss, so ito yung gagamitin natin para kay Bitoy sa kanyang first change oil. Ayan, so gagamit tayo ng recommended para doon sa ating Honda Beat, which is yung 40 na Honda. Ayan, 10W30MB. Ayan, so yan yung gagamitin natin kay Bitoy. Tapos gagamit tayo ng size 12 na socket, tsaka 17. Tsaka syempre extension and socket wrench. Tapos kung magtataka kayo bakit meron akong 32mm dito na deep socket, so mamaya malalaman nyo rin yan. So syempre meron din tayong oil pan pang container ng ating tatanggalin na used oil at saka embudo. Ayan, para hindi maging makalat doon sa ating pag-change oil. So ayan mga boss, nakita nyo na yung mga gagamitin natin. So actually sobrang basic lang naman ito. So kayang-kaya nyo rin ito kung wala kayong time na dalhin yung inyong motor sa kasa para ipa-change oil or malayo sa inyo yung kasa. Although hindi ko naman ini-encourage na kayo yung mismong gumawa kasi syempre under warranty yung motor. Pero dun nga sa scenario na hindi nyo siya madadala sa pinakamalapit na kasa sa inyo, para mapa-change oil, tuturo ko at ipapakita ko sa inyo yung pinaka-basic na paraan kung paano siya gawin. So, mamaya may additional tayong gagawin doon sa motor. Papakita ko rin sa inyo. So ayan mga boss, una, ilalagay natin tong oil pan dito para pagka pinatulo na natin yung langis, hindi maging makalat. Actually, gumagamit din ako nitong imbudo kasi doon sa mismong drain plug niyan, ito yon. Minsan, pagka konti na lang yung tumutulong langis, umaagos na siya doon sa side stand. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng imbudo na ganun para masahod na. So, hindi na dumami yung trabaho. Ayan, so dahil ready na yung mga gagamitin natin, ayan, papakita ko muna sa inyo yung kilometer reading ni Bitoy. Ayan, so kita nyo naman, ayan na yung kilometer reading niya. So tara, simulan natin yung pag-change oil kay Bitoy. Ayan, so una mga boss, ito. Itong bolt na to, ito yung drain plug. So luluwagan nyo lang yan and then lalabas na dyan yung ating engine oil. So ayun mga boss, makikita siya dito sa side na to. So ito yung sa may magneto natin, sa may muffler. So ito lang siya. Ayan, o katapat, malapit sa may center stand natin. So luluwagan nyo lang yan. Ayan, so para madrain natin yung oil. Ayan, so mga boss, bali ang gagamitin natin dyan, itong size 12 natin na socket. Ayan, so talalawagan na natin. Ayan, so daan-daan lang mga boss. Ang gagawin ko, sasahod ko muna tong panel para hindi na umagos yan. Hindi na magdumi. So daan-daan lang. So ayan, patuloyin lang natin yung yun yung sinasabi ko mga boss. Pag konti na lang, umaagos na siya dun sa may papuntang center stand. So kaya ginagamitan ko siya ng imbudo.
Ayan, so at least nabawasan na yung tatrabahuhin natin, di ba? Hindi na masyadong makalat. Ayan. Tapos mga boss, habang pinapatuloy nyo yan, luluwagan nyo na rin to sa dipstick nya. Ayan. Para magkaroon ng hangin at mas tumulo yung langis. Ayan. Ayan, so may tumutulo pa mga boss. Sana all. Ayan mga boss, pagka wala nang masyadong tumutulo, ang ginagawa ko dyan, medyo iniaangat ko yung harapan ng ating motor para mas masaid natin yung engine oil niya. So parang ganito mga boss. Yan, kung makikita niyo mga boss, may natulo pa. Ayun mga boss, pagka natapos nyo ng patuloyin yung langis dun sa kabila, alilipat kayo dito sa kabilang side ni Bitoy, dito sa may CVT side. Ito yan, yung CVT side ng ating motor. Meron dito isang bolt pa. Ayan. So nandito yung sa may strainer natin. So luluwagan nyo din yan, tatanggalin nyo rin para malinisan nyo rin yung strainer at makuha nyo yung mga excess pa na oil, yung mga natitira pang engine oil niya. So gagamitin niyo dito is 17mm na socket. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so mga boss, ito yung gagamitin natin dyan, 17 socket na may extension. So ito yung mga boss, yung sinasabi kong strainer. So mamaya lilinisin natin yan. So may spring yan, tsaka yung mismong strainer nya. Ayan, so kita ba? Ayan, so mamaya lilinisin natin yan. And then, pagka tinanggal nyan, i-inspect nyo na rin. May mga metal chips ba yung inyong strainer. Ito naman yung mismong cover niya mga boss. Yung 17mm na nut cover. Ayan, so meron niyang o-ring. Ayan, so mamaya lilinisin din natin yan. So ayan mga boss, pag natanggal niyo na yung strainer, ang ginagawa ko dyan, medyo tinatagilid ko naman yung motor sa kanyang left side para masaid natin yung langis. Ayan. Ayan, so pagtapos nyo ng patuloyin yung langis mga boss, pupunasan nyo lang yung lalagyan ng drain plug. Ayan, punasan nyo ng malinis na basahan.
Tapos linisin nyo na rin yung mismong drain plug. So ito, nalinis ko na to bago nyo ibalik. Siguraduhin yung walang mga debris, yung bolt. Ayan. Tapos yung paghihigpit niyan mga boss, yung tama higpit lang, huwag niya namang i-overtorque. Ayan, so tama higpit lang. Pag alam niyong kumagat na yan, okay na yan. Yan, okay na. Tapos dito sa strainer side mga boss, nalinis ko na rin yung ating strainer. So pwedeng panlinis nyo dito ay hanginan nyo para matanggal yung mga dumi, or pwedeng brake cleaner. Yan, pwede rin. Ayan, so pabalik na natin. At eto na yung paggagamitan natin ng 32mm na deep socket. So eto mga boss, so konding pampapogi para kay Bitoy. So yung mismong bolt, ayan, yung pinaka cover ng ating strainer, meron siyang glass. So makikita nyo na yung langis sa loob, kung maitim na ba or okay pa ba yung langis. So ayan, makikita nyo na. So ganito yan, pag kinabit natin yung strainer sa loob, tapos ganyan siya. Tapos ipepress natin para may sara, mahigpitan. So ayan, ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link kung saan ko nabili to. Mura lang to mga boss. So dagdag pogi na rin kay Bitoy, tsaka syempre para kita nyo rin yung engine oil ng ating Honda Beat. Yeah, so bago natin ilagay, babasain natin ng engine oil yung O-ring ng ating cover nut. Yan, para hindi siya masira habang hinihigpitan natin, hindi masira yung O-ring. Kasi pag nasira yung O-ring niyan, yan, magkakaroon na rin siya ng leak. So ayan. Then ganito siya pag ilalagay. So ganyan yung itsura niya mga boss. Ayan, so ito yung cover. Ito yung spring. Yung maliit na side, nandito. Lagay niyo dito. Tapos strainer. So pag ikakabit niyo lang yan, pasok niyo lang yung strainer and spring sa loob. Yan. Tapos ipupush nyo lang yung bolt para mag-thread. Sa una, higpit kamay lang muna mga boss. Yeah. Punasan ko lang yung kamay ko kasi may langis para hindi madulas. Sana all. Yan. Pagka nalagay nyo na siya, yung alam nyo nag-thread na, nakailang ikot na yung thread, pwede nyo na siyang gamitan ng 32mm. Eto. Actually, hindi nyo siya mahihigpitan kung wala kayong 32mm. Medyo overkill nga lang kasi ito yung gagamitin ko, yung electric. Dapat to, yung normal lang na panghigpit. Kaso mo, wala kasi ako nung half drive na para dito. Ayan. So nagkataon lang na ito is sakto dito. So ito na yung gagamitin ko, pero dapat hindi ito para hindi siya mapuwersa. So ang gagawin ko, dadahan-dahanin ko na lang siya. So higpitan ko na mga boss. Yan, so tinanggal ko muna tong size 8 na bolt dito sa holder ng ating rear brake cable, para mas madali maipasok natin tong socket at mahigpitan natin. So una, higpit kamay ko lang muna para hindi mapuwersa.
Wala pa kasi ako ng half drive na socket. So, bibili na lang ako nun. Para sa susunod, hindi ko na gagamitin to. So, pagka mahigpit na, konting-konting pitik lang. Para humigpit. Yan. Okay na. Sa pa. Konting-konti lang. Isang pitik na lang. Para sure. Yan. So, yun. Kita nyo naman, mga boss. Pogi-pogi. Kita-kita yung langis dyan. So, mamaya, pag nalagyan ko na ng engine oil, papakita ko sa inyo yung magiging view nyo dito. So, para at least, diba, dagdag pogi dun sa ating bit. So, tara, lagyan na natin ng engine oil. Ayan, so ito yung gagamitin natin mga boss, yung Honda 40SL10W30 Jaso MB. So ito yung recommended para doon sa ating Honda Beat. So as per manual, ito yun, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung manual. So ang ilalagay lang daw ay 0.7 liter. So ibig sabihin 700 ml. Ayan. Para mas madali. So, 700 ml. Pero kung maglilinis ka raw ng strainer, ang ilalagay mo is 800 ml. So, ang gagawin natin, para sure, lagyan muna natin siya ng 700 ml. So, pag upon paglalagay ng engine oil at makita natin na okay naman na yung 700 ml, kasi masusukat naman natin yan doon sa ating dipstick. So, bago na lang tayo magdagdag kung talagang kulang. So, dahil na-secure na natin yung drain plug at saka yung strainer cover doon sa kabila, so pwede na nating ilagay itong engine oil. So, 700 ml muna mga boss. So, ito mga boss. Dahil 800 ml yung ating packaging ng ating bote. So, makikita nyo naman dito sa side. Kita ba? Teka, okay natin dito. So, kung mapapansin nyo, ayan, may markings naman siya. So, ito yung 600 ml, and 600 ml dito sa side na to. So, may gauge naman siya, makikita niya siya. So, dahil 800 ml siya, so, binawasan ko muna siya ng 100 ml. So, para maging 700 ml. So, kung makikita niya dito sa video, ito yung 600 ml niya. Tapos, syempre, pag tinansya natin, ito yung 700 kasi hanggang dito siya sa 800. So yun, lagay muna natin to mga boss kay Bitoy. Ayan, so gagamit tayo ng funnel. Ayan, para hindi matapon yung ating langis. So secure lang natin dito. And then lagay natin unti-unti yung engine oil. Ayan mga boss, tapos susukatin natin yan. So yung mismong cover nyan, yung pillar, ito yung pillar plug natin, ito na rin yung pangsukat. So ito, lalagay ko rin dito sa screen yung tamang pagsukat ng engine oil. So, kung kita, kita ba? Ayan, so ito yung pinakaguhit ng ating ito yung pinaka markings. So, ito yung pinaka high, yung maximum level. Ito naman yung pinaka low, yung may guhit na yan. So, basta hindi ka naman lalampas dito, dito sa pinaka taas na to, okay lang naman. And then, huwag ka naman syempre masyadong bababa doon sa pinaka dulo ng dipstick natin. So, yun yung sukat.
So since tayo ay nagsalin ng 700 ml, so pwede na natin sukatin. Ang pagsusukat nito, ilalagay nyo lang yung mismong dipstick at hindi nyo itethread. So naka-center stand yung motor, lalagay nyo yung dipstick, ipapasok nyo, hindi nyo itethread, yun yung magiging sukat ng ating engine oil. So tara mga boss, sukatin muna natin. Ayan, so ito yung sukat niya mga boss. Kung makikita nyo. So konting-konti na lang yung kulang. Konting-konti na lang yung kulang para doon sa maximum level. So I think nga, siguro pwede na rin hindi. Kasi, ayan yung mismong sukat nyo. Konting-konti na lang. Maximum level na. Ayan. So I think hindi ko nadadagdagan. Kasi okay naman na yung sukat na yan. So ganun lang mga boss. And then, eto, lilinisin ko lang ulit itong dipstick. Then ilalagay ko na dun para tapos na tayo mga boss. And then papakita ko sa inyo yung view dun sa kabilang side, dun sa may cover na merong glass para kita yung engine oil. So ito mga boss, lalagay ko na. Yeah, so make sure nyo lang na mahigpit din yung pagkakalagay nyo. And then syempre mga boss, yung sobra natin kanina na langis, so babalik natin dito sa container para magamit pa natin sa susunod. Malinis pa naman yan. Ayan. So dadating din kasi yung time na pag naipon nyo na naipon yung mga excess na engine oil, makakabuo na ulit kayo ng 700 ml to 800 ml na pwede nyong gamitin pang change oil. So dadating yung time na meron na kayong free engine oil na galing sa mga previous na oil change nyo. Ayan, so eto mga boss yung view dun sa cover ng strainer natin. So ayan, makikita nyo yung engine oil dyan. So bagong bago. So yun yung kagandahan yan. Kung makikita nyo kung umiitim na ba yung langis nyo, so at least meron kayong bago dun sa motor. Na dati kasi kailangan mo pang bunutin yung dipstick para makita mo yung langis. So dito kita nyo na agad kasi salamin nga yung cover natin. Ayan. So, pogi. Dagdag pogi sa ating bitoy, mga boss. At ayan, mga boss. Yung tinanggal nating engine oil dun sa motor. Hindi naman natin yan basta-basta itatapon or i-dispose. So, ako, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dun sa lumang container ng engine oil or kahit anong container. So, magagamit din kasi yan. Pwede nyo mabenta yan sa mga bumibili ng used oil. Or, ako, sa case ko, ginagamit namin yan sa used oil kalan. Ayan, so walang nasasayang, di ba mga boss? So, hindi pa tayo nakakadumi ng environment. So ayan, magagamit pa rin natin yung used oil natin. So ayan mga boss, so, tapos na tayo dun sa ating video for today, which is yung pag-change oil sa ating Honda Beat kay Bitoy. So, I hope meron kayong natutunan. Ayan, meron kayong nalamang bago na diskubre. So, kung meron, kung nagustuhan nyo itong ating video ngayong araw, pakihit naman yung like button, comment na rin kayo kung meron kayong katanungan or suggestions para mas mapadali yung ating DIY change oil. Or kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa video na ito, pahingin naman ako ng inyong subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button dyan. So, hanggang sa susunod ulit mga boss. Ako si Boss A, laging nagsasabi na ride safe always and God bless.